Hello guys! Against the light. Ano ba? Ayan. Since nag-start ako sa pagbablog at sa pagpo-post sa YouTube channel ko, hindi pa ako nakakagawa kung ano ba yung daily routine ko pag pupunta ako sa market. So, ang gagawin nating content ngayon ay market time! So, papakita ko sa inyo kung saan ako bumibili, kung ano mga pinagbibili ko. So, kita-kita tayo mamaya doon guys sa palengke. Ibabakaran ko sana yung ano doon, yung ano ba yan? Yung bulaklak. Ito yung market namin dito. Yan. Kailangan mong mag top up muna sa live home save bago ka makapasok sa market. Ayan. So mag top up muna tayo bago tayo mag video. So pagpasok mo dyan, makikita mo yung mga nagtitinda ng mga gulay, mga fresh na seafoods. Ayan. So nandito tayo ngayon sa market. So ayan, maraming nagtitinda ng fresh. Uy, may kangkong. Try nga. Ayan. Dito sa side na to, mga gulay. Dito naman is mga isda. So, ayan. Yung left side nyo, makikita yung mga fresh na isda. Seafood. Dito naman sa kabila, sa right, mga fresh na gulay. Ayan. So, nandito ako sa fresh market. Ayan, ang daming bumibili. Basta, doon sa kabila is parte ng mga isda. Ayan, sa kabila. So, naman sa kabila is parte ng mga gulay. So, dito sa palengke na kolon ako nagmamarket. So, papakita ko sa inyo guys yung mga bibilin ko mamaya bago tayo umuwi. Oh, ayan na guys. So, ayan ang buhay ko dito sa Hong Kong pag nagmamarket ako. So, it's about time naman na siguro para ikwento ko kung ano yung ginagawa ko daily sa pagmamarket ko. So, ito na yung start ng pagpapakilala ko sa pag-YouTube dahil nga mag-road to 4K na tayo. Kaya, isa-isayin ko na yung pagpapakilala ko. So, ayan. Maya ulit. Nandito tayo sa Maikai Bow. Dito ako bumibili ng fresh na gulay, frutas. So, nakikita nyo yung mga bentang. At dito rin ako bumibili ng fresh ng karne. Ayan, si Kuya. Suki ko na yan. Kilala na niya ako. Meron ding sale dito ng mga gulay, oh. Yan. Yung mga sale din na gulay. Dito ako sa Kaibo. So, nandito ako para bumili ng gulay at karne. So, mamimili tayo ng karne. Ang dami nilang lemon ngayon, kaso mahal, tingnan nyo. $15. So, ang mga apple, banana. So, ayan nga ang mga bilihin dito. Bibili tayo ng lemon. So, ayan, mamili ka lang ng karne kung anong gusto mo. Na separate. Uy, mag-deskin na, pangyaw. Ayan, sabihin mo doon sa nagtitinda. Tanggalin niyo yung skin. Yeah, thank you. Para tanggalin niyo. Ayan, si Kuya. Ayan na. Tapos na. Thank you. So, ayan, nakabili na tayo ng lemon saka karne. Gulay naman tayo ngayon. Bili tayo ng dami nilang broccoli, oh. Dito ay papakilo muna yung bibilin bago punta sa counter. Tapos, lagay natin ng fries.
Yung broccoli ko magkano kaya? $9. Kung magbabayad na tayo sa counter doon, natapos na tayo bumili. Si ate. Magbabayad na din tayo. Magkano? Bumili ako ng lemon, karne, tsaka gulay. Na. Yan, nakukuha na yung sukli. Tapos na. So, ganyan nga ang pagmamarket ko dito. Muna punta ako sa Bike Kaibo. Doon kasi ako bumibili ng fresh baboy. Ngayon, titingin tayo sa kabilang Kaibo kasi dalawa sing ang shop nila. Dito, parang ano siya, frozen. Frozen mga ano, condiments, gano'n. Tapos yung sa kabila naman, fresh. Dito puro frozen na Kaibo. So, tingnan natin kung mayroon na silang spring roll. Matagal na akong bumibili, ay naghahanap ng spring roll. Wala akong makita. Hindi ako makapag-ano. And out na naman. Wala silang spring roll. Ilang days ko nang hinahanap, pero wala pa rin. Ubos talaga siya. So, ayan na. Itong mga parte naman to ng mga balls. Pang ano nila. Pero frozen. Ayan. Mga frozen siya. Pero sa kabila, fresh ano. So, dito yung mga parte ng mga asin. Ganun, dilata. Soy sauce. Ito naman mga noodles. O, di ba parang nag-tour, ano? Ano to, tour grocery? So, ayan nga, tapos na tayo dito at wala akong nakitang bibilin ko. Ito yung mga nagtitinda ng mga dry food for soup, mga ganun. So, pupunta tayo sa bilihan ko ng Philippine product, pero Chinese ang nagmamayari. Pero may Philippine product din doon sa kabila. Filipino yung nandun, tsaka Indonesian. Tignan natin kung anong mabibili natin dito. Tignan nyo tong shop na to. Ayan o. Nakakatakot. Hindi ko alam kung anong ngipin yan. Ngipin ng buhaya or isda. Hindi ko alam. Ang laki o. Oh. Yan. Nandito na tayo. May kalkalunay din sila dito o. Oh. Pero malalaki siya. Hanggang ano ugat. Bili tayo. Ito na. Ito yung mga Philippine product nila o. Oh. Pero ubos na yung mga uwishi nila, tempura. So, dito ako laging nagko-grocery. At bumibili. Pati mga ano, na ganito, oh. So, ayan na nga, guys. Tapos na ako. At ito lang yung nabito. Spinach. Magbabayad na tayo. Tayo ng pampano na fish. Yeah. Okay. Ay. Buhay na buhay ko. Yun ang bibilin ko na isda. Tumitingin ako dun sa kabila pero ubos na. Dito ako sa my fish. Nilinisan din nila. Ayan, nilinisan nila kapag binili mo. Ayan, magbabayad tayo. Tag $50 daw. Ayan, nililinis na. Yung sukli ko. Nililinis na yung isda. Tingnan nyo yung paglinis nila. Madali lang siyang linisan. Ayan. Itatay. Ganyan. Kapag bumili ka ng isda dito, direct lang nilang nililinis. Ayan. Ay, may music. Hindi kaya ka mag-copyright dito. Yun si Uncle. Yan na siya. Tapos na. Ganun lang kadali. Thank you. Ayan guys, tapos na ako na malengke. At ito na yung pinalengke ko. So, pauwi na ako. Ayan. Papakita ko sa inyo, kung mapapakita ako sa bahay yung mga nabili ko.
So, ito na lang guys, yung pagtatapos ng market time ko as OFW life. Ito ang aking buhay sa Hong Kong. So, hope you enjoy watching my YouTube channel. Bye guys! Thank you for watching. God bless! Bye!